Meron pa bang Uniteam? Wala na po. Matagal na po akong naniniwala na wala na pong Uniteam. Pasensya na po sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Pero yan po ang aking paniniwala. Simula po nang ang mga DD sheets ay binira ng binira si Pangulong Bongbong Marcos. Pero siyempre ang pundasyon po ng Uniteam ay nakasandig sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa ating ikalawang Pangulong Sara Duterte Carpio. Nung mga hindi pa nagsasalita, ito pong si Sara Duterte laban po sa mga pulisiya ni Pangulong Bongbong Marcos. Somehow, merong naniniwala. Marami pa rin ang naniniwala that time, pero ako hindi na talaga ako naniniwala na merong pang Uniteam. Subalit sa ngayon, ito pong si Vice President Sara Duterte nagpapakita na po ng tunay na kulay. Kaya talagang masasabi po natin na wala na pong Uniteam. Yan po ang aking obserbasyon sa kasalukuyan at mangyayari at yan na po ang mananatili sa aking kaisipan hanggang sa hinaharap. Ako lamang ba ang naniniwala na wala na pong Uniteam? Perhaps ang isa sa magandang halimbawa ng paniniwala na wala ng Uniteam ay isang loyalista. Solidong loyalista, siyempre sa katauhan po ni Sir Benji Contreras. Si Sir Benji Contreras, kilala niyo po siya. Naimbitahan na po natin siya once dito po sa ating programa. Na-interview po natin siya at napag-alaman po natin na talagang solido po ang kanyang pagiging loyalista. Mahal na mahal niya po ang mga Marcos at talagang sinusuportahan niya ito mula noon, ngayon at sa mga susunod na panahon pa. Pero ayon po sa kanya, katulad po ng paniniwala ko sa ngayon, wala nang Uniteam. Sabi niya, Marcos na lang. No more Duterte. Support PBBM all the way. At ako nag-a-agree ako dito sa statement na ito ni Sir Benji Contreras. Tayo po ay nandito na lamang para po sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Hindi kung kanino man. Ngayon, kung meron man tayong ibang mga sinusuportahan, ito po yung consequence ng pagsuporta po natin kay PBBM. Dahil sinasabi nga po natin, lahat ng pinagkakatiwalaan po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ay suportahan din po natin, except doon po sa ating Secretary of Educations. Bakit wag po natin suportahan ito? Eh, hindi natin alam kung balik harap ito pong Vice Presidente po natin eh. Sinasabi niya, mahal niya po si Pangulong Bongbong Marcos, pero taliwas naman po ang kanyang ipinapakita bilang Vice Presidente. At higit sa lahat, ang masakit dyan bilang Secretary of Education. Kasi kung ikaw Vice Presidente ka lamang, wala namang problema kung labanan mo ang pulisiya ng Pangulo. Pero opposition ka dapat. Eh nagpapakilala kang supporter ka at nagmamahal sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero yung pulisiya na ipinatutupad ng Pangulong Bongbong Marcos, tinututulan mo. Kaya kung merong delikadesa itong si Vice President Sara Duterte, eh dapat magbitiw na po ito bilang kalihim ng Department of Education. Kasi alter ego po siya ng Pangulo. Dapat kung ano ang pulisiya ng Pangulo, sinusigundahan, sinusuportahan ng gabinete po nito. Eh ngayon, makailang beses na pong nagpahayag ng hindi pagsang-ayon itong si Vice President Sara Duterte sa mga policy na pinatutupad ng Marcos administration. Tuloy lang po natin ang post po dito ni Sir Benji Contreras. Sabi niya, just a year ago, the Uniteam between the Marcos and Duterte dynasties seemed invincible. The tandem opposed of Mr. Marcos Jr. and former presidential composed of Marcos Jr. and former presidential daughter Sara Duterte, who ran as vice president, cruised through the 2022 elections with the highest margins in contemporary Philippine history. Bahagi po ito ng opinion article na meron pong titulong The Two Most Powerful Filipino Dynasties Have Dropped the Pretense of Being United. At itutuloy po natin ang pagbasa sa artikulo na ito bilang pagdiin at sa pagpapatunay sa ating obserbasyon na wala na po talagang Uniteam. Before na magpatuloy tayo, isa-isahin po natin ang mga senyales o ebidensya na wala na pong Uniteam. Unang-una,
Ang ama po ng ating Vice Presidente at dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nagsalita po na ito pong si, oh, I'm sorry, baka ma-misinterpret nyo, ang ama ng ating Vice Presidente na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagsalita po ito ng talagang hindi po pagsuporta sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos way back election time. Pero inunawa po natin kasi maaaring siya po ay gumigit na lamang at nagpapakita lamang ng kanyang mandato bilang Pangulo. Subalit hindi po iyon natigil. Nang maupo ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, sinasabi niya sinusuportahan niya si Pangulong Bongbong Marcos, pero kaliwat kanan din naman ang pagtirada niya po rito. Higit sa lahat, ang hindi magandang sinabi nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay ang panawagan po ng civil disobedience. Kung meron siyang galit sa legislatibo, dapat hindi niya po idamay ang kabuuan po ng gobyerno. Ang panawagan ng hindi pagbabayad ng buwis ay panawagan muna rin ng pagsubay sa kasalukuyang gobyerno. Dahil alam naman natin at higit sa lahat, alam niya po yan, siya po ang Pangulo ng Pilipinas noong 2016 hanggang 2022. Na ang tax ang bumubuhay sa gobyerno at ang tax po na ito na bumubuhay sa gobyerno ang siyang nagiging daan para po makapagserbisyo sa publiko ang ating gobyerno. Kung wala pong magbabayad ng buwis, ano na po ang mangyayari sa kasalukuyan? Isang panawagan na hindi po kailanman magiging tama dahil galit lamang sa House of Representatives in particular sa Speaker, ito pong si Rodrigo Duterte. Tapos may pahaging pa siya na bantayan ang House of Representatives ng mga Pilipino, particular ng mga sundalo at saka ng mga kapulisan. Isang panawagan na maaaring mag-udyok ng hindi pagsunod sa rule of law ng mga nabanggit na otoridad. At sino ang tatamaan po dito? Ang House of Representatives po ba? Hindi, kung hindi ang ehekutibo na dati niya pong pinamumunuan. Yan ang mga dahilan kung bakit masasabi natin na talagang ang pundasyon po ng Unity ay unti-unti na pong nagigiba. Bakit? Anak niya po, si Vice President Sara Duterte. At ang nakalulungkot dito, hindi pinanindigan itong si Vice President Sara Duterte ang Unity. Bakit? Ang sumisira sa kasalukuyang gobyerno, mga supporter po ng Duterte. Never po nating nadinig mula po dito kay Vice President Sara Duterte na siniwata niya ito pong mga DDS supporter na tumitira kay Pangulong Bongbong Marcos na nahimik lamang po siya dyan. Kung talagang supporter ka ng Pangulong Bongbong Marcos at naniniwala ka na mahal mo siya, dapat ipinagtatanggol mo po ito kahit ito ay nagmumula sa iyong supporter. Walang pinagkaiba yan sa isang pamilya. Kapag ka mahal mo ang iyong miyembro ng pamilya, ipagtatanggol mo ito kahit kanino. Walang pinagkaiba yan sa isang tunay na magkaibigan. Kapag kakaibigan mo ang isang tao, ipagtatanggol mo ito kahit kanino na sumisira sa pangalan ng iyong kaibigan. Pero ginawa ba yon ni Vice President Sara Duterte? Partikular laban sa kanyang mga supporter na sumisira patuloy sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos? Hindi. Nanahimik lamang po siya. At sa likod ng pananahimik na ito, ang mga hindi natin mahuhusgahan sa ngayon, kung ito ba ay may katotohanan o wala. Pero kayo na po ang humusga para sa inyong mga paniniwala. Noong mga nakaraang buwan, nagkaroon ng rumors na balak patalsikin ang speaker na si Martin Romualdez. Dahil dito, nauwi po ito sa pagkakatanggal bilang senior deputy speaker nitong si Gloria Macapagal Arroyo. At ano ang ginawang aksyon nito pong si Sara Duterte? Agad niyang ipinakita ang kanyang kulay kung kanino po siya pumapanig. Nagbitiw siya sa lakas CMD bilang Chairman Emeritus po nito at kinundenan niya ang isang tao na di niya po pinangalanan pero tinawag niya pong Tambaloslos. Sa harapan ng kanyang mga supporter, kinilala nila ito bilang si Speaker Martin Romualdez. Meron ba siyang sinabi? Wala. Sinusugan niya pa ito sa isang pagkakataon kung saan para po sa ating mga nagmamahal at sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos ay malaking kabastusan. Sa harapan ng publiko, binanggit niya sa kanyang pagpapakilala sa ating Pangulo na, "Apo, hindi ko na matatawag ang iyong gitnang pangalan.
Bakit niya hindi tinawag ang gitnang pangalan ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Dahil ito po ay isang Romualdez. Pagpapakita lamang na galit siya kay Speaker Romualdez. Pero dahil nga hindi natin alam kung balik harap itong si Vice President Sara Duterte, we thought na okay na sila. Sa isang instance ng paghatid sa ating Pangulong Bongbong Marcos papunta sa ibang bansa, pumawak pa sa siko nitong si Speaker Martin Romualdez si Sara Duterte at masaya sila. Kala natin okay na, pero hindi pala. Dahil lumabas ang tunay na kulay ni Sara Duterte nang hindi ito napagbigyan sa kanyang kapritso. Nung ang hinihingi niyang confidential funds ay hindi naibigay ng Kongreso dahil kasalanan din niya mismo about sa issue ng 125 million pesos confidential funds ng Office of the Vice President na nagasta lamang sa loob ng 11 araw. Alam nga namang pumabig pa para suportahan ang hinihingi mong 650 million pesos for OVP at DepEd ang ating Kongreso. Kung ang panawagan ng taong bayan ay hindi na rapat ito ibigay sa mga civilian agencies at hindi lang naman DepEd at OVP ang tinanggalan ng confidential funds, ikinagalit ito ng mga Duterte at ng kanilang mga supporter. Itong si Rodrigo Duterte, yon ang dahilan kung bakit po siya naging marahas sa pagtingin to the extent na tinawag niya po ang dati niyang kinabibilangang institusyon na the most rotten institution in the country. At ito namang si Vice President Sara Duterte, tinawag niya na ang mga kumikwestiyon sa confidential funds ay kalaban ng bayan. At ang kalaban ng bayan ay kalaban ng kapayapaan. Kalaban ng kapayapaan ang mga kumikwestiyon sa confidential funds at kalaban ng kapayapaan. O kalaban ng bayan ang kalaban ng kapayapaan. Nalito na ako. But something like that. Ano? Pero makikita natin doon na talagang naging personal dito sa mga Duterte ang pagtanggal ng confidential funds dito po kay OVP at saka kay DepEd. Mga kadahilanan na nakikita po natin hanggang sa kasalukuyan kung bakit ito pong si Vice President Sara Duterte sa huling pagkakataon muli pong kumampi sa isang mali. Ang pagkampi kay Celis at Badoy ay paniniwala po sa isang kasinungalingan. Sapagkat malinaw na si Celis, inamin niya na hindi totoo ang kanyang mga sinasabi doon sa tinutukoy niyang 1.8 billion pesos na travel expenses ng ating speaker na si Martin Romualdez. Subalit kinampihan pa rin ito ni Vice President Sara Duterte sa kanyang pahayag nitong December 13, 2023. Pagdedeklara po iyan ng gyera laban sa House of Representatives. At bagamat hindi yan direkta na kumokondena sa ehekutibo o sa pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos, makikita natin na very supportive ang House of Representatives sa kasalukuyang gobyerno. At kapag kinalaban mo ang House of Representatives na very supportive sa executive branch of the government, eh parang kinakalaban mo na rin ang ehekutibo kung saan ikaw mismo, Vice President Sara Duterte, ay nabibilang. Ang hindi ko malaman, bilang ikalawang pangulo at isang abogado, bakit hindi nauunawaan nitong si Vice President Sara Duterte na merong separation of powers sa ating gobyerno? Ang mga desisyon ng independent branches of the government na ito, katulad po ng legislatibo, judikatura at ehekutibo, ay hindi dapat pinapakialaman ng isa't isa, maliban na lamang kung merong pagmamalabis sa ginagawa po ng isa o hindi po tamang ginagawa nito, dapat check-in at dapat i-interpret respectively ng legislative at ng judiciary, vice versa kung ano man yung mga nararapat para po maituwid ang mga pagkakamali o pagmamalabis na yan. Pero dito, malinaw na wala pong pagmamalabis sa ginawa po ng Kongreso. Ang pag-cite in contempt dito kina Lorraine Badoy at Jeffrey Celis ay nakaayon po sa umiiral na batas, regulasyon sa Kongreso. Hindi po sila sinight in contempt dahil gusto lamang ng mga kongresista. Hindi po sila sinight in contempt dahil meron pong pagsupil sa karapatan ng malayang pamamahayag. Kaya hindi ko mawari. Pasensya na kayo, maingay itong mga nasa gumagawa po ng kalsada at nadadivert yung aking attention. Hindi ko mawari ngayon kung bakit itong si Vice President Sara Duterte, mas pinili niya pang mag-ingay at hikayatin pa
ang kanilang mga dating supporter na mga retiradong general sa isang bagay na maaaring magbigay ng hindi magandang impresyon sa kasalukuyang gobyerno. Ano ngayon ang sa tingin ninyo ang nangyayari? Malinaw po iyan na si Vice President Sara Duterte nagpapakita po ng tunay na kulay na hindi na po siya kaisa sa tinatawag po na unity. Basahin po natin ngayon ito pong opinion article na nasulat po December 14, 2023. Sabi po dito, "The two most powerful Filipino dynasties have dropped the pretense of being united." Ito po ay artikulo na sinulat nitong si Richard Habad Heydarian. Si Richard Heydarian, isa po itong kritiko ng mga Duterte at ng Marcos. Pero ang maganda po dito kay Richard Heydarian, marunong po itong kumilala kung tama po ang ginagawa ng isang tao. Sa ngayon, kinikilala niya po ang pagiging pangulo ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at most of the policy ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kasalukuyan ay kanila pong sinasang-ayunan. Tingnan po natin ang observation nitong si Richard Heydarian. Sabi po dito, "In the autumn of the patriarch, the novelist Gabriel Garcia Marquez, who wrote about the twilight years of a fading strongman who struggled to come to grips with his gradual fall from Greece." Perhaps, itong sinasabi niya po rito na mula po sa isang artikulo o panulat nito pong Gabriel Garcia Marquez ay may kukumpara dito po kay Rodrigo Duterte. "Here was a man who was once so overwhelmed by the outpouring of love from the people that he couldn't stop admonishing his Praetorian guards for keeping him away from his adoring fans. Towards the winter of his life, however, people came to see the sight of the sunset old man who was contemplating the waterfront with the saddest look in the world." Bagamat ito ay galing po sa panulat nitong si Gabriel Garcia Marquez, ang mga binabasa po natin na ito ay maaari talagang maihalintulad dito po kay Rodrigo Duterte. Bakit? Alam ninyo, itong si Rodrigo Duterte, dinala po ito sa kapangyarihan hindi lamang ng mga DDS, ng mga Duterte diehard supporter. Malaking factor po sa pagdadala sa kapangyarihan ng isang Rodrigo Duterte sa Malacanang ay dahil po sa paniniwala ng mga loyalista, kayo ng mga loyalista, kayo na bumoto sa kanya para po ipanalo noong 2016 itong si Rodrigo Duterte. At alam natin na kung wala ang suporta ng mga loyalista, walang Duterte ang mauupo sa Malacanang. Whether they like it or not, yan po ang katotohanan. Simple logic will tell us kung bakit yan po ang sinasabi nating katotohanan. DDS fully support Alan Peter Cayetano. Alan Peter Cayetano got only 4 million or 5 million votes on 2016 for vice president. At ilan ang nakuha ni Pangulong Bongbong Marcos nang siya po ay tumakbo sa ikalawang pangulo noong 2016? Nasa 10 million. Ang 15 million po na yan na bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos noong panahong iyon ay mga loyalista. Wala pong ibang bahagi po dyan kung hindi loyalista lamang o PBBM supporter na kung tawagin po natin sa kasalukuyan. Dahil isa po ako doon na supporter ni Bongbong Marcos noong 2016 na bumoto sa kanya para po sa pagka-vice presidente. At kung imemenos po natin ang bilang ng mga loyalista na yan sa boto ni Rodrigo Duterte, di hamak na mas magiging malaki ang boto ni Mar Rojas o ni Grace Poe noong mga panahong iyon. Kaya wag nating isipin na itong mga sinasabi po ng mga DDS, ngayon ay DDS na, ay sila daw po ang nagpanalo kay Rodrigo Duterte. Wala po yung katotohanan. Ngayon, bakit po natin sinasabi ito? Katulad po ng observation dito, nitong si Richard Heydarian, unti-unti na pong kumukulimlim ang liwanag nitong si Rodrigo Duterte. Bakit? Nawala na po ang mga loyalista sa kanila. Higit sa lahat, wala pong PBBM supporter
nasusuporta na sa mga Duterte. Saan pa sila dadamputin ngayon? Kung sa paniniwala po nila, sila ay malakas, then so be it. Ang mga DDshit naniniwala na napakalakas daw po ng mga Duterte, 32 million ang bumoto para po dito kay Vice President Sara Duterte, then so be it. Let's wait and see kung ano ang mangyayari sa darating po na 2028. At ngayon pa lamang 2025, makikita na po natin yan. Kung ang mga tinatawag po nating dilawan na mga politiko ay makakabalik sa tungkulan, sa katungkulan, yan ang magpapakita ng katunayan na ito pong mga Duterte unti-unti nang humuhupa ang tinatawag na karisma sa harapan po ng publiko. After all, marami lang naman nauto sa mga pangako itong si Rodrigo Duterte. Anyway, hindi ko na po itutuloy itong binabasa nating opinion, pero I share this para basahin nyo rin po sa inyong mga respective walls kung may time kayo. Ituloy na lang natin ito pong ginagawa po natin reaction sa mga Duterte. Itong mga Duterte, inuulit po natin, nadala po sila sa national position hindi dahil sa mga Duterte fans nila. Nadala sila dahil merong mga loyalista na sumuporta sa Duterte at even sa vice presidente natin sa kasalukuyan. Kaya ika-counter natin yung sinabi nitong si Daryl Yap. Kung natatandaan ninyo ang isang interview kay Daryl Yap ng SMNI, sinabi nitong si Daryl Yap na wala ang mga Marcos, o I should say, mali yung sinabi ko, ganito pala yung sinabi niya. Kung hindi dahil sa mga Duterte, mahirapang makapasok sa puso ng mga Pilipino ang mga Marcos. Kung wala ang mga Duterte, mahirapang makapasok sa puso ng mga Pilipino ang mga Marcos. Wala po iyong katotohanan. And instead, kabaliktaran po ang katotohanan. Kung wala po ang Marcos, mahihirapang makapasok sa puso ng mga Pilipino ang mga Duterte. Yan po ang tunay na katotohanan. At mapapatunayan po natin ngayon yan sa darating na panahon. Dahil nakikita nyo naman, unti-unti na pong kumakaunti ang suporta para sa mga Duterte. Mamaya, meron po silang assemble, kung tawagin nila. December 15, 2023, ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinapatawag po ito sa Quezon City Prosecutor's Office para po sa inireklamo, para po sa complaint nitong si Franz Castro na kanya pong pinagbantaan noong October 11 at November 16. Tingnan natin ngayon kung gaano karami ang mga DDS mamaya diyan po sa Quezon City. Sana umabot sila ng 10,000 katao para at least somehow maipakita nila na meron pa rin silang puwersa. Kasi sa nakalipas na araw, mga linggo, yung assemble nila hindi man lang umabot ng 500. Sabi nga ng mga nababasa kong artikulo, hindi man lang umabot ng 30 katao. Ngayon, ano ang conclusion po natin dito? Simple lang. Wala nang Uniteam sapagkat ang Uniteam ay binubuo sana ng Marcos at Duterte. At ang mga supporter sa likod ng Uniteam hindi na naniniwala dito. Katulad ni Sir Benji Contreras, katulad ko, at marahil katulad ninyo, tayo ay para lamang kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi para kanino man, lalong-lalo na hindi para sa mga Duterte. Kung meron mang exceptions sa pagsuporta natin kay Pangulong Bongbong Marcos, ito yung mga tao na sumusuporta para sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Katulad po ng mga secretaries ng ating Pangulo, except dito sa ating Vice Presidente, dahil hindi talaga solido ang kanyang pagsuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Mga halimbawa ng tunay na sumusuporta ng mga secretary sa ating Pangulo, despite of the fact na talagang sila ay tumaani ng napakaraming kritisismo, partikular sa mga DDshits, ay sina Secretary Boying Remulla, Secretary Benhur Abalos, at halos lahat ng mga secretary sa kasalukuyan. Itong sinasabi po natin, tandaan po ninyo ito, tutumbasan po natin ito ng boto
sa 2025 at sa 2028. At bago ko makalimutan, ito rin ang palagi nating pakiusap sa ating programa. Huwag na huwag po tayong boboto ng mga pro-China na kandidato. Isang magandang halimbawa ng pro-China ang mga Duterte. At para sa akin, ang mga sinusuportahan ng Duterteng politiko, partikular sa national position, huwag po nating ipagkamaling iboto. Sapagkat kung ang mga Duterte ay pro-China, marahil ang kanilang isusulong ng mga kandidato sa 2025 at sa 2028 ay pro-China din.